na imbagyo bigat yung amin. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Marcel, ang makakasama po ninyo sa ating morning devotion. Si Jesus ay kasama, panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Mga kapatid, pakinggan po natin ang awit na ito mula po kay Sister Rebecca Jinhio. Ang title po ng kanyang awit ay Mabuting Diyos. Oh,
Maraming salamat po, Sister Rebecca Jinhio, sa inyong napakagandang awit sa umagang ito. At gusto ko pong batiin ang ating mga kapatid na magbe-birthday, sina kapatid na Jerby Nel Balagan, Gabriel Calion, at ganun din po yung mga magbe-birthday na nanonood sa ating si Jesus ay kasama, sina Ate Christina D., Maureen Beth Quindosa, si Tatay Alpidio Alagano, si Sister Milamin Kimo Ildefonso, at si Sister Karen Miguel Nang sa Cagayan. At patuloy na ipag-pray po namin na sana po ay magiging maayos ang inyong buhay, na patuloy na bigyan po kayong lahat ng maayos na kalusugan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa umagang ito, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat po kami sa inyo, aming dakilang Panginoong Diyos, sa magandang umaga na handog po ninyo sa amin. Salamat po sa inyong banal na presensya sa amin, sa aming devotion na ito. Pagpalain po ninyo kami, aming Panginoong Diyos, sa salita na marinig po namin sa inyong anak. At ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, ang title po ng ating devotion ay Dedication and Commitment. At ang mabuting balita ay mababasa sa aklat ng Joshua, Kabanata 24, Talata 15. At basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. At ganito po ang sinasabi, "At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos-Diyosang sinasamba ng inyong maninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod." Mga kapatid, dito po sa binasa ko sa inyo ay ang kapangyarihang mamili ay binigyang diin ni Joshua, sapagkat nakikita po niya kung gaano kasama yung mga tao noong panahon na yon, na hindi po nila sinusunod si Yahweh. Kaya sa tekstong ito, hindi naman po na kinagalitan ni Joshua ang mga Israelitang naniniwalang di kanais-nais maglingkod sa Diyos. Ang sabi ni Joshua sa kanila, kung kayo'y nabibigatang maglingkod kay Yahweh, kung wala kayong balak na sumunod, kung hindi ninyo matalikuran ang masamang buhay o ang makasalanang buhay, ay okay lang. Yun po ang sabi po niya. Kaya lang, humanap kayo ng ibang Diyos na mapaglilingkuran. Binigyan din ni Joshua po dito ang kapangyarihan ng mga Israelitang pumili. Ngunit, binigyan din niya ng dalawang katangian ng Diyos na dapat laging nasa isip ng tao sa sandali ng kanyang pamimili. At ito po, mga kapatid, sinasabi po ni Joshua dito na una, ang Diyos ay banal. Kaya't ang sinumang mamili na maglingkod sa Diyos ay dapat magpakabanal. Sabi nga po niya, kung hindi ninyo kayang gawin ito, humanap na kayo
ng ibang Diyos na maaring kumonsinti sa inyong kalokohan. Yun po ang sabi ni Joshua sa kanila. Pangalawa po mga kapatid, si Yahweh lamang ang dapat sambahin. Ang sabi nga po ni Joshua sa mga Israelita, ayaw ni Yahweh na may kaagaw sa kanilang puso. Kaya't kung may iba silang kaagaw sa kanilang puso, ay doon po sila. Hindi po sila pinipilit ni Joshua. Sabi nga po ay, kaya't kung may iba pa kayong Diyos, humanap na kayo ng ibang mapaglilingkuran. Kung hindi na maayos yung inyong kalooban sa buhay na Diyos na inyong sinasamba, eh nasa inyo yun. Humanap na kayo ng iba. Kaya po, sino ang inyong paglilingkuran? Ang sabi ni Joshua sa mga Israelita, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kaya po mga kapatid, kayo pong mga nanonood sa umagang ito, tayo rin po ay nahaharap sa pamimili. Tandaan po natin kung ano o kung sino ang kumokontrol sa buhay natin. At kung sino ito, yun ang ating Diyos. Piliin ba natin na makontrol ang ating emosyon at iba pang mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon? Tandaan po natin mga kapatid na para kay Joshua, wala siyang pag-alinlangan sa kanyang pagpili. Mariin po niyang sinabi na ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ang sabi niya ay maglilingkod silang buong pamilya sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon mga kapatid ay ang buong pamilya na maglilingkod sa Kanya. At alam po ninyo kung ano ang nangyari, hindi nagkamali si Joshua sa kanyang pagpili. Dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang dedication, at sa kanyang commitment, pinagpala siya ng Diyos. Kaya po kung nasa atin ang dedikasyon at commitment po mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos. At dito po, bukod tanging si Joshua lamang, kasama ni Caleb, mga kapatid, ang nakatungtong sa lupang pangako ng Panginoon. Kaya lahat po ng mga anak ng Diyos na totoong naglilingkod sa Kanya ay pinagpapala Niya. Kaya sa umagang ito, ay tanggapin po natin ang bendisyon ng Diyos sa atin dahil po sa ating paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, sa umagang ito, samahan po ninyo ako sa patuloy na panalangin sa ating mahal na bansa. Patuloy na ilapit po natin sa Panginoon ang ating mga mahal na frontliners, mga healthcare workers, mga kapatid. At ganoon din po na panalangin po natin ang ating mga mahal na OFW na sana po ay maging maayos palagi ang kanilang kalusugan sa kanilang paglilingkod sa ibang bansa. At ganoon din po, patuloy na panalangin po natin ang mahal nating iglesia, ang United Methodist Church, patuloy na magkaroon ng kapayapaan at maayos ng paglilingkod ng mga pastors, mga deacons, ang mga missionary at mga laiko na piniling maglingkod po sa iglesyang ito. At patuloy na palakasin at patatagin po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito na tayo po ay patuloy na magkaroon ng opportunity na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Makapangyarihan at banal na aming Panginoong Diyos, nagpapasalamat at nagpupuri kami sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa opportunity na makarinig po kami ng inyong banal na salita. Ang buhay po ni Joshua, salamat po sapagkat si Joshua
ang instrumento, Panginoon, ng totoong paglilingkod sapagkat siya at ang kanyang pamilya ay naglilingkod sa inyo. At dahil po sa totoong paglilingkod nila, ay pinagpala po ninyo sila, Panginoon. At kami rin po, Panginoon, sa umagang ito, ay gamitin po ninyo kami sa paglilingkod. Gamitin po ninyo ang aming buhay, Panginoon, at makapaglingkod kami sa inyo at sa aming kapwa. At sa umagang ito, patuloy na ipanapanalangin po namin ang mga healthcare workers, mga frontliners, Panginoon, na ibinubuwis nila ang kanilang buhay para sa lahat po ng mga nangangailangan ng medical na atensyon. Salamat po sa kanilang buhay. Napanalangin din namin, Panginoon, ng kanilang kaligtasan kasama ang kanilang mga pamilya. At ganoon din po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang mga mahal po naming mga OFW na nakasama po namin sa gawain na ito ng morning devotion. Salamat po sa kanilang buhay. At alam po namin ang mga salitang naririnig po nila ang nagpapalakas po ng kanilang pananampalataya, Panginoong Diyos, sa panahong ito. Langin po namin ang kanilang kaligtasan kasama po ang mga pamilya po nilang iniwan sa kanilang tahanan. At ipinapanalangin po namin ang aming mahal na iglesia, ang the United Methodist Church. We pray for our leaders, Lord, our bishops, mga district superintendent, mga pastors, mga deaconesses, at mga missionaries na nasa iba't ibang lugar na nagpipreach po ngayon ng inyong banal na salita. Aming Panginoong Diyos, salamat po sa mga anak ninyo na kayo po ang patuloy nilang pinaglilingkuran. At ibinibigay po nila even their wealth for your glory. At aming Panginoong Diyos, i-bless po ninyo ang mga empleyado ngayon na papasok sa kanilang mga trabaho. We pray for their safety and for your guidance, Panginoon, habang po sila ay nagtatrabaho sa umagang ito. Salamat po sa inyong presensya sa amin sa umagang ito. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At tandaan po natin palagi, si Jesus ay kasama po natin ngayon, bukas, at magpakailanman.